Nakakainis lang kasi hindi ko na makikita tuwing umaga yung pangit mong mukha. Seryosong sabi niya. At dahil doon, nalaki ang mga mata ko. Napaismid ako. Wala ka na bang ibang nakikita kung hindi ang mukha ko? Grabe ka sa akin ha? Singal ko pa rito. Ngumiti naman ito ng nakakainis. Yan ang namimiss ko eh. Yung mukha mong kulang na lang ng itlog para paprituhan sa sobrang oily. Ay, Blake, ikaw talaga? Akmang susugurin ko ng hampas ito dahil talaga namang nakakape ko na. Ngunit nagtatakbo lang siya at napaikot-ikot kami sa apat na sulok ng aking opisina at ni hindi ko maabot kahit dulo man lang ng damit niya. Dahil napakagaling nitong umiwas at nang makalapit na sa pinto ay agad binuksan iyon at lumabas. Hinihingal na naupo ako sa aking upuan na biglang bumukas ang pinto. Bagya pa ako napakislot. Sumungaw ang ulo ni Blake sa pinto. I'll give you your freedom for now. What? I'll make sure that you will stay with me forever. Ano si pangit? Sabay kindat at pagkatapos ay isinara na ang pinto. Ano ibig sabihin na sirang ulong tupake na iyon? Napaisip tuloy ako ng malalim. Blake's person over voice. Hi girls! Masayang batay ko sabay kaway sa mga babaeng halos mabali na ang mga leeg sa kalilingon sa amin. Hindi na napigilan ng mga ito ang mapatili dahil sa sobrang kilig. Pasalamat sila dahil isang malaking karangalan na mapansin sila ng kagwapuhan ko. Will you please stop flirting with girls? We're here for business. Medyo asar na ang tono ng boses ng kaibigan kong si Miguel. Until now, you still haven't changed. Pailing-iling na sabi naman ni Damian. Silang dalawa lang naman ang kababata ko. Mula preschool hanggang grade 12 ay magkakaklase kami. Nakapasok naman ako ng first sem sa college. Ang kaso wala pa isang linggo ay pinatawag na si daddy at mommy sa dean's office. Hindi ko naman kasalanan kung malakas talaga ang appeal ko at pati mga professor namin, mapababae man o kahit na binabae, ay talaga namang nahuhumaling sa kagwapuhan ko. Ayun, nag-aaway-away sila kaya pati ako'y nadamay. I'm just trying to be nice. I'm not flirting. Matagal ko nang tinigilan yan. Sagot ko naman habang gumaganti ng kaway sa grupo ng babaeng dumaan sa harapan namin. Alasin ko ng hapon at nandito kami ngayon sa sikat na coffee shop na nakapuesto sa labas ng sikat na mall. Ang bawat lamesa na may taga-apat na upuan na may kanya-kanyang malalaking payong na panangga sa init at ulan. Sa totoo lang, paborito namin tumumbay dito ng mga bata pa kami. Marami nagagandahang babae ang dumaraan dito dahil malapit ito sa entrance ng mall. Huwag nyo naman isipin na ako lang ang maloko dito. Akala nyo ba mga santo ang dalawang kaibigan ko na to? Marami rin kapilyuhan ang mga iyan. Ewan ko ba kung bakit ngayon ay napakaseryoso na. Ganyan ba nagagawa ng pag-ibig at hindi ka na talaga titingin sa iba? Kalokohan. OMG, girls, di ba sila Miguel, Damian at Blake yun? Eksaherada ang tanong ng magandang babae sa dalawa niyang kasama na katulad niya ay maganda rin. Matatangkad ang mga ito na parabang mga modelo. Malapit ang mga ito sa pwesto namin at sinasadyang magpa-cute para lang magpapansin. Ay, bakit pa parang nakakita sila ng mga artista? Sinabi ko na nga ba sa dalawang ito, huwag na kami rito sa labas at sa private room na lang ng restaurant kami mag-usap. Ang hirap talaga kapag sobrang gwapo. Wala ka pang ginagawa, halos maihina sila sa party sa sobrang kilig. What more kung umiti pa ako? Baka yung matayin ang mga yan. Di hamak namang mas gwapo ako nung sampung paligo dito sa dalawang kasama ko na nagmukha ng mature dahil sa sobrang kaseryosohan. Uy, umiti naman kayo? Sagaw ko sa dalawa sabay hampas ko sa lamesa dahil sobrang busy nila sa kani-kanilang laptop. Sabay namang napakaslot ang mga ito at nag-death clear sa akin. Ngiti-ngiti rin kasi, hindi naman bawal. Baka mabilin nyo na ang buong mundo niyan. Sobra-sobra na ang pagpapayaman nyo. After nito, uminom naman tayo. Hindi ako natatakot sa masasamang tingin nila sa akin. Mahirap kasi talaga kapag may kasama kang Killjoy. Bakit hindi nila ako gayahin? Chill-chill lang. I'm so sorry. Next time na lang. I have a dinner date with my wife. Tanggi ni Miguel. Me too. May family gathering ang girlfriend ko. I need to be there. Sabi naman ni Damian. Okay, fine. Kailan ba kayo hindi magiging busy? I-reserve mo na lang sa get-together party natin. Ang sagot ni Damian na bahagya pang umiti. Ay, sa wakas, nakuha rin umiti ni Damian. So, matutuloy palang get-together natin? Tanong naman ni Miguel na mukhang naging interesado sa topic. Yes, confirmed. Kaya kailangan ayusin mo schedule mo for this event. Miguel,
cancel your appointments. Kakaya sa mga friends natin na naghihirap mag-arrange nito. And you, Blake, bring your girlfriend with you. Utos na Damien sa amin na akala mo isa kami sa mga empleyadong pinapaswaldo niya kung makapag-utos. Napasimangot ako. I don't have a girlfriend. Walang ganang sagot ko. I won't believe you. Para ka lang nagpapalit ng damit sa bilis mo magpalit ng girlfriend. Protesta ni Miguel na naniningkit pa ang mga mata. Hindi ito naniniwala sa akin. Wala nga talaga, I swear. Taas kamay na sabi ko. Nagkatingin na naman ang dalawa. Miguel, dapat siguro magpamisa tayo. May nangyayaring himala. The Playboy legend, Blake Scott, walang girlfriend ngayon. Hindi makapaniwalang bulalas ni Miguel. No, I think it's the end of the world na. Ang lakas ng tawa ni Damien dahilan para mapalingon sa pwesto namin ng mga tao sa paligid. Ang mga mukha nila ay hindi naman inis. Napapangiti pa nga yung iba, lalo na yung mga babae na kanina pa nagpapapansin sa amin. Nakakahawa naman kasi ang tawa ng kaibigan kong to. Maraming naakit sa lakas ng karisma niyan, kaya lang stick to one itong si Damien. Matinding magmahal kaya naman saludo ako. Bianca! Bianca! My cutie baby! Iyo kuya! Kadiri ka! Stay away from me! Tali nito na panay ang tulak sa akin at pilit kumakawala sa mahigpit na yakap ko. No, not until you gave me Angeline's address. No way! Aasarin mo na naman sa ate Angeline. Maring tanggi niya na pinagahampas pa ang braso ko. Ah, ganun ba ha? Then, tiisin mo ang kagupuhan ng kuya mo. Hinigpitan ko panlalo ang yakap dito. Kuya naman eh! Let me go! I'm so mad na! Sabihin mo muna sa akin kung saan ang bahay ni Pangit. Hindi ko siya talaga titigilan. Kasar ka talaga. Okay, fine. Sa Greenwood siya nakatira. Block 15, Lot 6, the one with pink gate. Happy now? Inis na sabi at inirapan pa ako. That's more I like it. Ang cute-cute mo talaga, baby ko. Sabay pisil ko sa magkabila ang pisngin nito. Pinanggigilan ko talaga siya ng husto. Kuya naman, ang bad mo talaga. I hate you. Hindi ako tinigilan nito sa kahampas, kaya naman bago pa magalusan ang perpekto kong katawan, ay nagtatakbo na ako paakyat sa aking kwarto. Mahirap nang mabawasan ang pinakaiingatan kong kayamanan. Paano nila ang mga umaasang mapansin ng kagupuhang ito? Don't mess around with Ate Angeline, kuya. Isusumbong kay Kuya Ryan. Nagbabantang sabi nito. Natigilan naman ako dahil sa aking narinig. What's with Ryan? Siya ba ang knight in shining armor ni Pangit? Bakit ba gano'n na lang siya, kakonsern dito? I really need to confront him one of these days. Ay, pag naiisip ko lang na magkasama ang dalawang yun, nanggigigil talaga ako. Pumupunta din kaya yun sa bahay ni Pangit? Malamang sa oo. Son, I'll give my 100% support in you. You're doing great. Keep up the good work. I'm so proud of you. Masayang sabi sa akin ni Dad. Tinapik pa muna nito ang balikat ko bago tuluyang lumabas ng conference room. Ang iba naman ay kinamayan ako at nagpahayag ng kadalang simpatya sa akin. Parang gusto ko maiyak sa sinabi ni Dad. He never says that he's proud of me. Ngayon lang at sobrang saya ko. I know this is a very ambitious project but I have this big faith with Miguel and Damien. We can do it. Habang tinitingnan ko ang Dreamland sa malaking monitor ay sobrang namamangha ako. It came out the way we pictured it. I have to commend the graphic designers that we assigned here. My presentation became more convincing. Isang oras nang nakatigil ang kotse ko sa tapat ng gate ng bahay ni Pangit. It's already 8 o'clock in the evening at hindi pa rin siya dumarating. I forgot to ask Bianca kung anong oras mo umuwi itong si Pangit. After ko sa office, tumiretso na ako rito. Nakakaramdam na nga ako ng antok. Ang ganda naman kasi ng sound sa kotse ko. Very relaxing ang acoustic version ng mga latest songs ngayon. Mga ilang minuto pa ang lumipas nang may mamataan akong paparating na sasakyan. Nag-park ang silver gray na Lamborghini Veneno sa harap ng gate ni Pangit. Kaya naman napaangat ang likod ko buhat sa pagkakasandal sa aking kinauupan. Ang lumabas buhat sa driver's seat ay walang iba kundi ang pinsan kong si Ryan. Umiikot ito papunta sa pintuan ng passenger seat at binuksan iyon at siya namang baba ni Pangit. Tingnan mo nga naman, ang gentleman ang loko. Pinagmamastan ko lang sila.
Ang saya-saya nila habang nakatayo sa harap ng kotse at masayang nagkukwentuhan. Hindi na ako nakapagpigil at tinawid ko na ang kalsada papunta sa direksyon nila. Kitang-kita ko ng akmang hahalikan ni Ryan ang pisngi ni Pangit. Ngunit mabilis pa sa alas 4 ang napigilan ko ang uso nitong si Ryan na dumapo sa magaspang na pagmumukha ni Angeline. Kuya! Blake! Angeline's person over voice. Thank you for the treat. I've never been this full. Nakangiting sabi ni Ryan sa akin habang hinihimas ang kanyang tiyan nang makababa kami sa kanyang kotse. Ngayon nga ay nakatayo na kami sa tapat ng gate ng aking apartment. As if namang lumaki iyon. Granted, marami siyang nakain but the fact na he has this toned body na alaga sa exercise at gym, I doubt it kung madadagdagan ba ang fats niya doon sa kinain namin kanina. I'm happy that you like the food. Ang buong akala ko talaga ay hindi niyo magugustuhan ang mga pagkain doon sa Eat All You Can restaurant na pinuntahan namin. At dahil nagtitipid ako, kailangang hindi ako gumastos ng malaki para mapagkasya ko ang pera ko sa loob ng 2 linggo. Ryan insisted na siya na daw magbabayad pero hindi ko pinayagan iyon. This is my small token of appreciation to him for being so kind to me. But he promised that next time, siya naman daw magtitreat. Hi. I don't know what I did good to deserve a treatment like this. He's been good to me from the very start. Feeling ko tuloy may gusto siya sa akin. But wait, sa pangit kong ito at sa gwapo ng kaharap ko? And the fact na nagsabi na siya na manliligaw siya sa akin, hindi pa ba proof iyon that he likes me? Angeline, I know you're beautiful but can't you see yourself now? Stop fantasizing. Duh. Hindi ka na ba papasok sa loob? Ay, ako dito. No, it's okay. Magpahinga ka na. It's been a long day. Magkikita naman tayo tomorrow. Ayoko magsawa ka sa pagmumukha ko. Natatawang sabi niya. Sino ba magsasawa sa gwapo nitong mukha? Napangiti na lang ako sa sinabi nito. Well, good night, Angeline. See you tomorrow. Bagya pa siyang yumuko para gawaran ako ng halik sa pisngi nang bigla na lang may kamay na humarang sa labi nito bago pa makadapo sa pisngi ko. Kaya naman agad kaming napalingon sa may-ari ng mapangahas na kamay na iyon. Blake! Gulat na sabi ko. At ano naman kayang ginagawa ng lalaking ito dito? Kuya! Halos parehas sa naging reaksyon namin itong si Ryan. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya ngayon ang Kuya Blake niya na masama ang tingin at salubong pa ang kilay. Uuwi ka na, di ba? May pakiskis ka pang nalalaman. Pasalamat ka sa akin at napigilan kong maglanding yung uso mo sa magaspang na mukha nitong si Pangit. Kung hindi, naku, sugat-sugat na yan ngayon. Seryosong tsura niya habang sinasabi iyon na nakakunot pa ang noo. Kuya naman, pa... May sasabihin pa sana itong si Ryan kaso tinakpan na naman ni Blake ang bibig nito gamit ang palad niya. Uwi na, gabi na. Isusumbong kita kay Tita Luisa. Umuwi ka na. Pinapainit mong ulo ko eh. Ako nang bahala dito kay Pangit. May pagmamadaling sabi nito. Ay, napaka-harsh talaga ng saraulong ito. Ewan ko ba kung bakit ako nagkagusto sa lalaking yan. Bukod sa mayabang nga, napaka-insensitive pa. Gwapo lang talaga eh. Pero nuknu ka naman ang sama ng ugali. Okay, I'm leaving. Take good care of Angeline, okay? Pagsuko na Ryan, napabuntong hininga pa ng malalim. Natakot ata sa masamang tingin ng pinsan niya. That's good to hear. Then go. Pagtataboy niya dito, gumiya na papunta sa driver's seat itong si Ryan at handa na sanang pumasok sa loob ng kotse niya matapos buksan ang pinto noon ang pigilan ni Blake. Teka. Pigil nito sa gagawin sa nang pagpasok sa loob ng sakyan ng pinsan. Ano yun, kuya? Masalma na naman ang tingin nito kay Ryan. Ay naku, parang timang lang talaga. Ba't may bago kang sasakyan? Pagalit na tanong pa niya. Ah, ito ba? Bigay ni Dad? Walang ganang sagot ng kausap. Bakit ka naman binigyan ng ganyang kamahal na sasakyan? Wala lang, nagandahan lang siya tapos binili na niya. Then he gave the key to me and said, "It suits to you, son. It's yours." Ganun? Ay, grabe. Ang bait talaga ni Tito Carlos. Bakit sa dad hindi mala ko nabibila na ganyan? Kailangan ko pang paghirapan para magkaroon ako ng gusto ko. Palit na nga lang tayo ng tatay. Dismayadong mukhang sabi pa niya. Pasaway ka kasi, kuya. Natatawang naiiling si Ryan. Ha, ganun? Ang bait mo kasi, no? Umuwi ka na nga't baka hindi kita matansya dyan. Uwi na!
asar na sabi nito at pinagtabuyan pan talagang pinsan niya. Magbehave ka na kasi. Nakangiting sabi ni Ryan. Behave ka dyan. No kwaso? Singhal naman niya dito. Hindi ko na napigilang matawa sa pag-aasaran ng dalawa. Mas mukhang isip bata pa itong si Blake kay Ryan. Sa huli, natuloy na rin nakapasok ito ng sakyan niya kaya kakaway pa sana ako dito bago siya tuluyang makaalis. Nang biglang hatakin ni Blake ang kamay ko at igiya kong papasok ng bahay. Wala naman akong nagawa kung hindi ang sumunod na lang dito. Why are you here? I can't really believe that he's now in front of me. The last time I checked, he's hell mad at me for leaving their house without informing him. I'm here to check on you. Now that you see that I'm okay, I'm doing good. You may now leave. Matari na sabi ko. I don't like how he treated me. The same reason that I don't like his presence. He's a bully. Bakit bang sungit mo? You don't treat Ryan that way. Can I just stay for a while? Biglang naging seryoso ang tono ng boss niya. Paakyat na sana ako sa aking kwarto nang bigla akong matigilan. He sounds so desperate. And when I turned my head back on him, I felt so guilty for being so unreasonable. He has the right to get mad at me, but he chose to forgive me and to respect my decision. And it's just that I'm sick and tired of him for calling me names. Siguro nakakapiko na ang pagiging insensitive niya. It's in his nature and I can't stand with it. He's too blunt and I can't get used to it. I heaved a long sigh and walked to his direction. My feet automatically brought me in front of him. Hindi pa ako nagdi-dinner and I'm so hungry. I'm about to ask you out. That's my plan. But I guess you and Ryan take a dinner together. If you're not comfortable that I am here, then I'm leaving. Hindi ko mapigilang hindi lumambot ang puso ko para dito. He looks so sad and I'm surprised seeing the other side of him. He sounds so jealous but I know he's not. He will never ever like me. I'm miles away from his standard at hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ex niya. He's quite known for being an international playboy. Models, beauty queens, socialites from different parts of the world are the kind of girl he prefers to be with. He's the handsome pilot that can easily get a fling in any countries he's into. Bianca told me about it at kung paanong naging sakit ng ulo nila Tita Mina at Tito Francis, ang panganay nilang anak, because of his pagiging playboy. Kaya nga kinasabwat nila ako just make him feel that I'm his karma. Huminga muna ako ng malalim. I don't have rice here. I can only offer you carbonara. It's more convenient and easy food that I can prepare. If you want, you can stay. Dun ka muna sa sala and watch a movie. I'll just go upstairs to change clothes. Then I'll make food for you after. How can I resist him? May isang bahagi dito sa puso ko na hindi siya kayang i-take for granted. Admit it or not, gusto ko na nga talaga siya. Gustong gusto. Hindi ko alam kung paano at kailan ako na-fall. Basta, nangyari na lang. Akala ko matagal pa bago ako makaka-move on kay Damian. Pero nung nakasama ko siya, everything's turned into something that I wouldn't expected to happen. I'm falling to the wrong person at the wrong time and at the wrong place. Never in my imagination that this scene will be happen. Nandito kami sa isang bahay ngayon na kaming dalawa lang. Ipinagluluto ko siya ng dinner habang siya ay nasa sala at walang tigil sa katatawa dahil sa pinapanood niyang movie sa Netflix. Natatawang naiiling na lang ako. Sa totoo lang nakakahawa ang kasiyahan niya. The way he loves, it sounds so pure. Here's your food. Don't expect too much from me. Hindi yan kasing sarap na luto ng mga chef ninyo dun sa mansion. Pagtsagaan mo na lang kung anong nakahain. I'm not doing this to please him. Nakakain ako ng libre ng mahigit isang taon because of his family at maliit na bagay lang ito kumpara sa mga kabutiang ibinigay at ipinakita sa akin ng pamilya niya. Why do you sound so serious? Okay lang kahit ano pa yan basta luto mo. Kakainin ko. Nakangiting, sabi niya na ibaling ang tingin sa akin. Really? Kahit lason? Yes, kahit la... What? Bulalas niya ng mapagtanto ang sinabi ko. You're not going to kill me, right? Wala naman lason to, di ba? You're just kidding, right? Seryosong tanong niya na ikinatawa ko ng husto. Sara, bakit naman kita lalasunin? I'll taste it first before you. Para kang timang. Kumuha ko ng tinidor at pinaikot ko ang carbonara dito at saka isinubo.
Napangiti siya. Let me taste it then. Kumuha na rin ito ng tinidor at sinimulan tikman ang luto ko. It's that bad naman. Ang sabi na sunod-sunod na ang pagsubo. Subukan mo rin itong garlic bread. Bagay akong itunulak ang plato sa kanya na hindi naman ito pinalagpas. Kumuha ng isa at tinikman. Masarap din. Papuri niya. Deep inside, I felt so happy that he appreciate my effort. I don't want to impress him but I do love cooking. Lagi ko ipinagluluto si Damian noon and not any single moment na hindi niya pinuri ang mga luto ko. That same with Blake and seeing him enjoying the food made me feel so happy and overwhelmed. Pwede ka na mag-asawa. I'm sure you can be a good wife. Papuri niya. Nakapagluto lang ng carbonara and garlic bread, pwede na mag-asawa? Gimbal na bulalas ko. Yes! Magap naman niyang sagot. Pinalakihan ko ito ng mga mata. If I may ask, ano bang gusto mo sa babae mapapangasawa? This is just an hypothetical question. I know naman na hindi ka pasawa sa pagiging binata. Just in case na pumasok na sa isip mo before, what kind of girl you want to be with for the rest of your life? Bigla siyang natigilan. Kinuha yung baso ng orange juice sa lamesa at ininom iyon. Pinagmasdan ko lang siya. Hindi ko binalak na itanong sa kanya iyon. Kusa na lang na lumabas sa bibig ko and to my surprise, sinagot niya ang tanong ko. At this point in time, it actually qualms. Huminga muna ako ng malalim. I don't have rice here. I can only offer you carbonara. It's more convenient and easy food that I can prepare. If you want, you can stay. Dun ka muna sa sala and watch a movie. I'll just go upstairs to change clothes. Then I make food for you after. How can I resist him? May isang bahagi dito sa puso ko na hindi siya kayang i-take for granted. Admit it or not, gusto ko na nga talaga siya. Gustong gusto. Hindi ko alam kung paano at kailan ako na-fall. Basta, nangyari na lang. Akala ko matagal pa bago ako makaka-move on kay Damian. Pero nung nakasama ko siya, everything's turned into something that I wouldn't expected to happen. I'm falling to the wrong person at the wrong time and at the wrong place. Never in my imagination that this scene will be happen. Nandito kami sa isang bahay ngayon na kaming dalawa lang. Ipinagluluto ko siya ng dinner habang siya ay nasa sala at walang tigil sa katatawa dahil sa pinapanood niyang movie sa Netflix. Natatawang naiiling na lang ako. Sa totoo lang nakakahawa ang kasiyahan niya. The way he loves, it sounds so pure. Here's your food. Don't expect too much from me. Hindi yan kasing sarap ng luto ng mga chef ninyo dun sa mansion. Pagtsagaan mo na lang kung anong nakahain. I'm not doing this to please him. Nakakain ako ng libre ng mahigit isang taon because of his family at maliit na bagay lang ito kumpara sa mga kabutiang ibinigay at ipinakita sa akin ng pamilya niya. Why do you sound so serious? Okay lang kahit ano pa yan, basta luto mo. Kakainin ko. Nakangiting, sabi niya na ibaling ang tingin sa akin. Really? Kahit lason? Yes, kahit la... What? Bulalas niya ng mapagtanto ang sinabi ko. You're not going to kill me, right? Wala naman lason to, di ba? You're just kidding, right? Seryosong tanong niya na ikinatawa ko ng husto. Sara, bakit naman kita lalasunin? I'll taste it first before you. Para kang timang. Kumuha ko ng tinidor at pinaikot ko ang carbonara dito at saka isinubo. Napangiti siya. Let me taste it then. Kumuha na rin ito ng tinidor at sinimulan tikman ang luto ko. It's that bad naman. Ang sabi na sunod-sunod na ang pagsubo. Subukan mo rin itong garlic bread. Bagay akong itunulak ang plato sa kanya na hindi naman ito pinalagpas. Kumuha ng isa at tinikman. Masarap din. Papuri niya. Deep inside, I felt so happy that he appreciate my effort. I don't want to impress him but I do love cooking. Lagi ko ipinagluluto si Damian noon and not any single moment na hindi niya pinuri ang mga luto ko. That same with Blake and seeing him enjoying the food made me feel so happy and overwhelmed. Pwede ka na mag-asawa. I'm sure you can be a good wife. Papuri niya. Nakapagluto lang ng carbonara and garlic bread, pwede na mag-asawa? Gimbal na bulalas ko. Yes! Magap naman niyang sagot. Pinalakihan ko ito ng mga mata. If I may ask, ano bang gusto mo sa babae mapapangasawa? This is just an hypothetical question. I know naman na hindi ka pasawa sa pagiging binata.
Just in case na pumasok na sa isip mo before, what kind of girl you want to be with for the rest of your life? Bigla siyang natigilan. Kinuha yung baso ng orange juice sa lamesa at ininom iyon. Pinagmasdan ko lang siya. Hindi ko binalak na itanong sa kanya iyon. Kusa na lang na lumabas sa bibig ko and to my surprise, sinagot niya ang tanong ko. At this point in time, it actually comes into my mind to get married soon. I think I have found the right one for me. He looks so happy. His eyes are sparkling while saying those words. Biglang kumerot ang puso ko. Sino kayang maswerteng babae ang nakapagpatino sa sira ulong ito? So, may girlfriend ka pala ngayon? Casual na tanong ko, but deep inside me, I know if he will say yes, my heart will be broken into pieces. Wala pa. Hindi pa naman niya ako sinasagot. I'm sure, napakaganda nung girl na sinasabi mo. You're a beautiful woman, don't you? You're very fond of beauty. Biglang nanuyo ang lalamunan ko kaya naman nagsalin ako ng tubig sa baso at agad na ininom iyon. Hindi. Actually, ang pangit nga niya. Yung iniinom kong tubig ay bigla na lang bumalik palabas sa bibig ko, dahilan para masamid ako ng todo. Hey, okay ka lang? Nag-aalala lang hinimas pa niya likod ko dahil sa walang tigil na pag-ubo ko. Yung totoo, bukod sa akin may iba pa bang pangit na kilala ang lalaki niya ito? He may be kidding kaya isinat aside ko na lang ang sinabi niyang iyon. After niyang kumain, I cleaned the kitchen and joined him watching a movie. Maganda sana ang palabas. I got so affected when the girl asked the man if he can love her back. But the man says no. We better off as friends. It hurts the girl so bad. Only to find out that the man he cherished for a long time is in love to someone else. It's like tearing and breaking her into pieces literally. And with that, I learned not to confess what you truly feel if you don't want to get hurt in the end. Hindi ko alam kung paano pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa kwarto ko na ako. There, I found a note on my side table. Angeline, I didn't bother to wake you up because you seem so tired and sleepy. We may not be perfect. We all have our flaws. But everyone deserves to be happy. Good morning, Blake. He brought me into my room. Nakatulog ata ako habang nanonood. I remembered I cried last night. I can't help but to sympathize with the girl. I don't know, maybe because I am dealing with the same feelings. I love him but he can't love me back. And that's the reality. Naramdaman ba ni Blake? I have no idea but in that day onwards, my life will never be the same again. Deliver po para kay Miss Angeline Melendez. Naagawang atensyon ni Angeline sa ginagawang report sa kanyang laptop nang marinig na may bumigkas ng kanyang pangalan. Ha? Huh? Hindi naman ako nag-online shopping ha? At wala naman akong inaasahang delivery. Napakunot ang noon niya na tumayo at lumapit sa mga nagkakagulo niyang staff. Pinalilibutan ng mga ito ang delivery man. Wow! Sobrang ganda! Napaka-sweet naman ang admirer ni Miss Angeline. Oo nga. Ako kaya, kailan makakatanggap ng ganyang kagagandang bulaklak? Parang nangangarap na sabi ng isa na may hawak pang mop. Che, huwag ka na mangarap. Napakamahal na mga iyan. Tingin ko, 5 dosena at ang roses sa laman yan. Pwede na magtayo ng flower shop si Mang Angeline sa sobrang dami. Sabi nito na may mukhang humahanga. Bakit naman hindi ako pwede mangarap? Si Mang Angeline nga, hindi kagandahan pero may naliligaw. Ako pa ba? Sabi ng nanay ko, napakaganda ko raw. Mataas na kumpiyansang sabi na may hawak ng mop. Talaga lang ha? Bukod sa nanay mo, may iba pa bang nagsabi sa'yo na maganda ka? Napaisip naman ito at hindi nakasagot. O, tingnan mo, tagal mo makasagot. Kasi wala naman. Ibig sabihin lang nun, hindi ka talaga maganda, kaya huwag nang umasa. Paismid na sabi pa nito. I think your present doesn't need here. Back to work guys. Proceed to your respected areas. We're about to open in 5 minutes. Makapangyarihang utos ni Angeline sa mga empleyado ng Red Dish na agad namang nagsipagtalima. Minsan talaga hindi niya alam kung matutuwa ba o maiinis sa mga ito. Masyado mga atrebida? Bakit ba kahit sa trabaho hindi nakakaligtas ang kapangitan niya? Sino po si Miss Angeline? Tanong naman ang delivery man. Panayang ikot ng mga mata nito sa paligid habang bitbit pa rin ang punpo ng mga bulaklak. Tumatagos lang ang tingin kay Angeline na parabang hindi niya ito nakikita. Excuse me, mister. I am Angeline Melendez. Kinalabit pa niya ang aligagang mama para lang maramdaman nito ang presensya niya. Hindi makapaniwala ang itsura nito nang bumaling ang tingin sa akin niya.
Kayo po si Miss Angeline? Naninigurong tanong pa nito na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Napabuntong hininga muna ng malalim si Angeline. Yes, it's me. Walang ganang sagot niya. Ipinakita niya rito ang suot na ID dahil sa tingin niya ay hindi siya paniniwalaan nito kung hindi siya magpapakita ng pruweba. Dasmayado ang mukha ng mama nang masigurong ang kaharap nga niya ang pagbibigyan ng bulaklak. Ay, nakapag-unahan pa ako kay Alfred para sa akin masay nitong pagdi-deliver ng bulaklak. Hindi naman pala kaganda ng pagbibigyan. Ano kayang klaseng gayong mo ipinakain nito doon sa maliligaw niya at handang gumastos ng pagkamahal-mahal para lang sa bulaklak? Kakamot-kamot ulong bulong nito sa sarili na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Angeline. May sinasabi ka ba, mister? Tanong niya rito na may bahid inis. Ay naku, wala po ma'am. Promise. Pakareceive na lang po ito. Tarantang sagot nito sabay abot ng resibo kay Angeline na noon ay nangungunot na ang noo. Liham na napangiti si Angeline nang mapasa kanya na ang bulaklak. White, pink at red roses sa mga ito na talaga namang fresh na fresh at napakagaganda. Habang pinagmamasdan niya ang mga iyon ay siya naman pasok ni Ryan. Kadarating lang nito. Good morning, Angeline. Masayang bati nito sa kanya ngunit agad namang napakunot ang noo. Ang masayang mukha ay bigla na lang napasimangot nang makita ang tangan niyang punpun ng mga nagagandahang bulaklak.